So, hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Jumeya Misa Vlog. And for today's video, guys, so pag-usapan natin si Andrea Villantes, okay? So, sa kumakalat na scandal niya, okay? Pero before that, so ito guys, kung nasa Saudi ka, so yan, gamitin mo itong, o kaya sa mga Middle East, yan, so gamitin mo itong labelyo, okay? So, nakakatulong siya para hindi mag-dry yung lips mo, okay? So, gagamitin natin siya kasi gamitin mo siya kapag gumagamit ka ng lipstick, okay? So, pwede rin naman na ito lang gamitin mo. Kasi dito, di ba, sa Middle East yan. Medyo, nag-dry yung balat natin. So, yan. So, guys. Ito guys, so maraming naiinis kay Andrea Villantes kasi nga masyado nang lumalaki yung ulo niya. Like, tinawag niya yung 31 million people na bumoto kay Bongbong Marcos na walang utak or nasaan yung utak, sabing ganun. So, alam mo yung brilliant skin? Wait lang guys, ha, papahit ako ito. So, ito guys, yung brilliant skin. So, makikita nyo, naka-endorse siya dito. Siya, sponsor siya ng... Okay. Nag-sponsor siya ng Brilliant Skin. So ngayon, balibalita is tatanggalan na siya dahil nga kapag yung attitude niya is hindi akma. Okay? So maraming kumakalat din na wait lang ha, papakita ko sa inyo. Tapos sinabi niya pa na yung karma daw is mararamdaman na lang daw. Okay? Kung hindi niyo nakikita. So, parang yung karma is bumalik sa kanya sa lahat ng sinasabi niya. Okay? Bata pa siya, wala pa siyang alam sa mga nangyari noon. So, sabi niya rin is DDS siya dati. Tapos, nag-switch siya ng Leni. Kasi nga, ang sabi daw ni Duterte, which is lilinisin niya yung bansa. So, di ba, nalinis naman ni President Duterte. Ano pa hinahanap niya? At saka, nagmamagaling siya magsalita. And, ayoko yung ganun. Kasi, siyempre, di ba, nung kabataan ko naman, hindi naman ako ganun. Hindi naman ako ganun karud. Lalo na, siguro may pera siya. Siguro, masyado nang naano yung utak niya. Yun. Wait lang ha, may papakita ko sa inyong video niya. Okay. Maraming nainis sa kanya guys, wait lang. Ito guys, so yung sinabi niya na DDS daw siya dati. Naniwala talaga. Mas niyo ko, wait lang ha. Okay. DDS ako dati. Kasi naniwala talaga ako. Sabi niya kasi, lilinisin niya ang Pilipinas. Tapos, ang ganda-ganda ng Davao nun, di ba? So, nangarap ako makikigarod tayo. Oo. Yes. Tapos, dami pa nga ako na hindi na tupad. What? Ang galing! Ang galing! Pero okay din yun. I mean, ibig sabihin, talagang inaaral mo. What? At saka talagang nag-way ka naman. Hindi ako, kasi hindi ako parang for the hype lang. Oh yes, exactly. Di ba? Parang, hindi ako nag-for the hype lang. Nung una nga, parang baka pa-blue pa nga ako eh. Kasi hindi. Then, ayaw ko sa toxic masculinity. Red flag para sa akin yung ganun. Okay, ganyan ka-toxic yung mga pink lawan. Okay? So,
ang parang na yung strategy nila, no, yung gusto nilang manalo para, ay gusto nilang manalo pero gusto nilang manira. Yun yung way nila. So, parang pabor naman sa mga BBM yun. Kasi, pinapabango nila si BBM, okay? Like, alam mo yun, ayoko rin naman magbumoto sa mga ganun na yung naninira, sasabihin magnanakaw, like, what the fuck? Okay? Diba? Ano, toxic ng leader nyo. Kasi kung maputing leader yan, ha, open din yung ano ko. Background ko, pero hindi ako lini, okay? Ang toxic na ano nyo, yung samahan nyo ng pink, kasi, alam mo yun, kung makikita yun sa attitude mo, diba? Kung, makikita yun sa pagrarally nyo, campaign rally nyo, kung mabuti kang leaders, kasi, ang iaano mo is puro kabutihan, pangako, like, iwan sa puso mo, yun lang, diba? Kung ano yung iniisip mo talaga yung mamamayan, is gagawin mo yung best mo para manalo ka. Okay? Hindi gagawin mo yung puro paninira sa kabilang partido. Okay? Ang toxic na, doon mo makikita kung mabuti kang leader o hindi. Diba? So, kaya maraming umayaw sa'yo. 13 million lang yung bumoto sa'yo. Or sabi na, 14 million, 15 million. Okay. 13 million yung bumoto kay BBM. Okay? Diba? So, kasi napaka-toxic ng Lenny Pink Lawan. Okay? Kahit yung mga alagad mo, mga alpores mo, yung mga staff mo na mga binayaran mong artista. Sabi natin, hindi yan bad. Bayad yan, no? Huwag mo kung anihin. Okay? Bayad yan mga yan. Okay? So, pwede naman kasing dumaan sa legal process way. Parang dumaan sa magandang way. Magandang process. Yung pagrarally nyo, like, ihikayatin nyo yung tao na iboto ka. Okay? So, dapat hindi sinungaling mga sinasabi mo, ha? Kasi, for the Philippines naman to, for the Filipino people, eh. So, huwag ka lang magsinungaling. Okay? Kung ano yung nasa loob mo. Tsaka, huwag kang tumakbo para lang, di ba, para lang masabing malakas ka. Yung gusto mong makakuha ng kapangyarihan. Kung hindi mo naman alam, yung para patakaran or hindi mo inaral yung pagiging presidente. Diba? Kasi, pag hindi mo inaral yan, hindi magiging tagumpay yung termino mo. Diba? Like, tiga mo si ano, President Duterte, diba? Si yung dating diktor, si President Marcos. So, inaral na yan bago sila tumakbo. Kasi, diba, sila yung masisisi. Diba? Once na pumalpak. Okay? Tingnan mo, marami naman sila nagawa. Maraming nagawang infrastructure, mga buildings, bridge, like that. O diba, at least kahit pa paano bumango yung, kahit pa paano is gumanda yung paligid natin, gumanda yung Manila Bay, diba? So, kay Andrea Brillantes, back to you, Andrea Brillantes. So, yun nga. So, marami talagang nainis kay Andrea Brillantes. Marami talagang nainis kay Andrea Brillantes kasi nga, yun, masyado siyang rude sa mga followers niya, yung mga nagbabasa kanya. Kasi kung hindi rin naman sama atin, sabi natin, okay, I'm one of your supporter, diba? Tapos, wala lang daw tayo sa kanya. Okay, wait lang ha, tingnan ko yung ano niya, okay? Tingnan ko yung ano niya, videos na sinabi niya. Okay, hindi ko na makita, pero sinabi niya yun, guys. Ito, guys, so, nakaarma siya kasi nga, masyado siyang rude. So, ito yung mga natanggalan siya ng Brillant. So, marami pang ibang endorse, okay? So, meron dito, videos na nagsasabi na karma is real sa kanya. Inilang actions na si Andrea Brillantes matapos ang gulong ginawa nito makalipas ang eleksyon. Tila kinarma ng araw ang isa sa mga kilalang kritiko ni na Bongbong Marcos at Sara Duterte dahil hindi pa man nakakalipas ang 48 oras ay nakita na kagad ni Andrea ang resulta ng panglalait nito sa mahigit sa 31 million Filipino. Goodbye multi-million endorsement deal. Goodbye, Andrea Brillantes. Narito ang full report. Di
Tiyak na pagbabayaran nga raw ng ABS-CBN Young Actress na si Andrea Brillantes o mas kilala bilang Glide ang naging panglalait nito sa mahigit sa 31 million Pilipino na bumoto sa unit team na binubuo ng presidential candidate na si Bongbong Marcos at Davao City Mayor na si Sara Duterte matapos ng hindi matanggap ni Andrea ang naging resulta ng botohan. Tila pinag-usapan ang pangalan ng actress na ito dahil sa kanyang naging controversial Twitter post kung saan tila hinanapan ng utak ang maraming botante dahil sa pagpili nito susunod na pangulo at ikalawang pangulo ng Pilipinas. Tila matapos lamang ang mahigit sa 48 oras ay hindi inaasahan ni Andrea ang balik sa kanya ng karma. Pinatatanggalan na ng multi-million endorsement deal ang ABS-CBN Young Actress dahil sa kanyang kabastusan at panlalait sa butanteng Pilipino. Ang tinutukoy ng ilang mga netizens na produkto na tila ine-endorse ng ABS-CBN Young Actress ay ang Brilliant Skin na pag-umayari ng Young CEO na si Glenda de la Cruz kung saan nanawagan ang maraming Pilipino na ngayon pa lamang pati ang billboard ni Andrea ay tanggalin na sa EDSA. Ayon sa komento ng ilang netizens, mukhang matigas ang ulo ng batang iyan simula na Okay, ganyan katoksik yung ugali niya. Okay. So, marami tuloy nag-compare na mas maganda daw yung ugali ni Francine Diaz. Okay? So, si Francine Diaz kasi guys, is marami nagkakakususan niya kasi simple lang siya and tantyado niya yung mga sinasabi niya kung makakasakit o hindi. Okay? Mas ano siya. Tignan niya, di ba? Ex niya ata si ano eh. May ex siya, di ba, yung isang bata. Hindi ko nakalimutan ko na eh. Kasi hindi naman ako supporters nila. Hindi rin naman ako nanonood ng movies nila. So, hindi ako kasi mahilig sa mga ganyan. So, di ba, syempre, dito ka sa Saudi. So, trabaho lang, ganyan. So, yun yung written ko minsan. So, pero naispatan ko sila sa mga posts. Ganyan. So, ayun. So, maraming mas kinukompare sila. Dalawa. Kasi, mas okay lang si Francine. Kaya, yung isang ex niya is... Mas gusto si Francine kasi nga ano siya, para siyang Maria Clara, like alam mo yun, mabait siyang tunay, hindi siya nagpapanggap. Okay, so ayun, marami may gusto kay Francine than her. Okay, so pag-usapan natin sa nabanggit ko yung scandal niya kung totoo ba o hindi. So sa isang Facebook, sa isang Twitter po siya ta is sinasabi niya na magkaiba daw sila ni Kitty Duterte. Tapos tumagot si Kitty Duterte, oo, true. Kasi may bold ka, ako wala. So, nag-post din yata si Kitty Duterte like yung real account niya na sabi good vibes lang daw. So, hindi siya yung nagsabi nun. So may papakita akong larawan niya na nagpipinger daw siya ng manamantika na muna ata sa nagpipinger daw siya ng masilang bahagi niya. Okay, nirecord yung sarili niya. Okay, just wait lang, napapakita ko yung picture, wait lang. Ito guys, so yung nagsasarili siya. Okay, meron pa dito, wait lang. Okay. Tapos yan o guys. Yan siya. Yan, nakaubad siya. Yan. Nakaubad siya dyan. Ay, nagsasarili siya. Tapos ito din, hinakaubad siya. Yan. Kumakalat yan. Dahil nga, maraming nainis sa kanya. So, yan yung ginagamit nila para pangbuli sa kanya. Okay. Ito, dahil kasi ito, dahil sinabi niya yung ganitong word. Okay. Sabi niya, seriously, people, nasan mga utak nyo? Minsan mo mapapawat the fuck ka na lang. Talaga, wala na akong pake sa respect my decision. Amen na yan. Sorry, pero nakaka-disappoint kayo. Hindi na tayo natuto. Okay, bulol ako. Okay. So, yan. Maraming nagalit. Okay. Especially sa 31 million people. Okay.
So, yung kalat na kalat, guys. Even sa mga posts yan, may scandal ba kayo ni Andrea Villantes? Okay. So, yun, guys. So, sayang siya, no? Ang ganda ng mukha niya. Parang, para sa akin, is nakakaingit yung mukha niya. Yes. Yan, sumahanga ako sa mukha niya. Diba? Kasi, tinan mo yung mukha kong pangit. Okay. Kaso, sinayang niya, na parang, masyadong lumubo yung ulo niya. Masyadong lumaki yung ulo niya. Dahil siguro marami siyang pera, marami nag-endorse sa kanya. Kasi yung looks niya kasi is maganda, di ba? So, nakakaagaw pansin. So, dahil sa ginawa niya is parang, ay, nakarma siya. So, kasi sa ginagalawan mong place, lugar, sabihin natin ginagawa lang, sa pag-showbiz ka kasi dapat mag-iingat ka sa lahat ng sasabihin mo. Like, di ba? Kasi you're a model. Kasi lumalabas ka sa TV, so dapat yung mga kilos mo is akma, di ba? Kasi alam mo naman ng Pilipino is, iba, ang inaasahan sa'yo is magiging role model ka. Role model ka sa mga, lalo na sa mga kabataan, like, kasi nga kabataan ka din. So, kaso pinakita niyo yung ganung goodness niya. So, maraming nadismaya, guys, kasi sa ganda ng mukha niya is kabaliktaran ng ugali niya. So, yun, di ba? So, mas maganda pa nga dyan yung mga pangit katulad ko eh. Diyan. Okay? Kasi diba, yung pangit ka na nga, tapos pangit pa ugalin. Diba? Diyan lang. So, depende talaga. Ako gusto ko guys, may maganda akong mukha. Pero ikiakma ko yun sa ugali ko. Yung ganyan, diba? So, yun lang yung guys, yung chismis ko sa inyo. So, ginaya natin siya guys. Ginaya natin siya. Kunyari, nagubad din tayo. Okay? Pero wala akong iskandal ah. Nagyaram. Yoko lang. Okay. Nakaganita rin ako. Pangit ang katawan ko. So, yan. Kunyari, naka-world tayo. Okay, ginaya natin siya. Dahil ang topic natin is si Andrea Villantes. So, dapat, kapag din tayo. Diyan lang. So, good vibes lang. So, that's for today's video, guys. So, and if you're new in my channel, so don't forget to subscribe and click the notification bell para po updated ka on my upcoming videos. Soon, gaganda rin ako. Diba? Kung may, sana po kung may mag-sponsor na sa akin para naman gumanda-ganda ako, no? So, diba? Para hindi na po ako bibili na brilliant skin, diba? So, yun yan. So, para naman libre na. Okay, guys. So, yan. For this video, guys. Thank you for watching this video. Yan. Marilis lang ang peg. Okay. Thank you.